Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagtatanong sa inyo pong sarili kung paano po kayo lalapitan ng swerte? Dahil parang napapansin ninyo ay kayo paborito ng kamalasan. Marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para kapitan tayo ng kaswertihan. At itong aking share sa inyo, isa sa mga sikreto para po tayo kapitan ng swerte. Kung kayo po lagi-lagi minamalas, huwag niyo po yung pagtisan dahil marami po tayong mga iba't ibang mapamamaraan para instead na kamalasan ay panay kaswertihan na mapapasatin. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo ay swertihin. Kagaya po mga bossing ko ng bigas, kailangan natin ng 25 na butil ng bigas or kaya kung marami kayong bigas, mga isang kutsara na bigas. Pagkatapos ito mga bossing, kailangan din po natin ng 25 na butil ng sampagita. Ganon din po mga bossing ko ang kapranggot na asin. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo lamang, kumuha po kayo ng isang baso at pagsama-samay ng ating mga nabanggit na materyales. At pagkatapos, kumuha po kayo ng isang malinis na papel. Humarap po kayo sa may silangan. Ang pagganap ng aking mga pampaswerte, ang pinakamabisang araw ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ngunit kung kayo po'y abala sa mga ganyang araw ng Tuesday or Friday dahil may mga bossing ako na sa dami-dami ng araw, ay talagang Tuesday or Friday pa talaga ang meron silang trabaho at yan po yung mga OFW na mga bossing ko po dyan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay abala naman sa mga ganyang araw at kayo po ay patingin-tingin sa oras at nagmamadali at kayo po hindi makapag-focus ng pag-wish, ay huwag po muna kayong gagawa. Or kaya ngayon Sunday, kung kayo ay day off, ay di ngayon po kayo gumawa mga bossing. Basta yung tipo na makakapag-wish ka ng taimtim na mula sa puso kasi yan po yung kauna-unahan din na isa sa mga perfectong sangkap. Kasi kung perfecto nga ang sangkap ninyo, hindi ka naman makakapag-wish ng tama na ikaw ay nagmamadali, patingin-tingin sa oras, ay hindi rin po yan tatalab. Kaya kailangan maglaan tayo ng konting minuto, minuto lang naman to, hindi naman po oras, na sa mga ganyang oras po tayo haharap sa may silangan. Ngayon po mga bossing, yan pong ating yan na pinag-mix na ating tatlong yan, ng ating asang pagita, ganun din po ang ating pong konting asin, at ganun din po ang ating pong bigas, ay halu-haluin nyo po yan sa may silangan. At pagkatapos, lahat ng inyong nakahilingan ay i-wish na po dyan. Pagkatapos na po kayo mag-wish, ang gawin nyo po mga bossing, mainam na ito ay ilagay po ninyo sa may kusina po ninyo. Pwede po rin ito ilagay sa may lamesa kung saan kayo nakain. Pwede nyo rin po ito ilagay sa may salas po ninyo. Pwede rin po ito sa may altar. Pwede rin po ito sa ilalim ng inyo pong higaan. Kumbaga, wala siya pamimilian kung saan nyo siya pwedeng ilagay kasi siya po ay walang barya. Yan po ay mas makaka-attract sa inyo ng kasaganahan. Kaya mainam na meron po kayong ganyan mga bossing. At ganoon din po mga bossing kung kayo po ay isa sa mga kumbaga lagi na lamang pinatitikim kayo ng swerte, gusto nyo magkaroon kayo ng mabisang proteksyon, lalo-lalo na sa kahirapan. Kung kayo po ay sisimba, kumuha kayo ng maliit na bato na nagmula po sa bakura ng simbahan para magkaroon kayo ng mabisang proteksyon. Or kaya kung kayo po ay lagi napunta sa bangko or kaya misa kayo mapadpad sa bangko, magtingin-tingin kayo sa paligid ng bangko. Maliit na bato lamang po mga bossing ko, pwede nyo isama po dyan. Bakit kamo? Kasi yung bangko, yan po ang bugad ng pera. Lagi po dyan ay pera-pera, di ba mga bossing? Nandyan po nag-i-stay ang pera. Kaya kailangan mga bossing, para mag-i-stay sa atin ang pera, kumuha kayo ng maliit na ganito sa bakuran ng bangko. Sa bakuran. Halimbawa, may ATM machine, bakuran pa rin yun. Kung anong space ng ano, bakuran pa rin po yan. Magtingin-tingin ka po dyan. Tapos, ilagay nyo po siya dyan. Pero hugasan nyo po muna bago nyo po ilagay dyan sa ating baso. Ngayon po mga bossing, proven po yan, napakaswerte. Marami na rin ako ng mga nabigyan ng ganyang payo. Kamusta naman? Okay naman po sila mga bossing ko. Sila naman po ay umaani ng tagumpay. Or kaya po ay sila po ay nagiging maayos ang pamumuhay mula ng ginawa po ito. Nung kung dati natin makain ay wala, ito po ay malaking pinagbago ng takbo ng kanilang pamumuhay. Iniaadya sila kung saan sila ay laging suswertin. Pero syempre mga bossing, huwag kayong mag-expect na yung bang tipong gumawa ka ng ganito, eh may bilyonaryo ka na. Wala naman pong ganun. Matakot kayo mga bossing kapag po ganun ang naganap. Dahil maaaring may natawag kayong negatibo na
may kapalit naman po ito. O, saan po ba kayo mga bossing? Di ba, sana kung kayo po ang kapalit, eh, paano kung iba naman ang kapalit? Miyembro ng pamilya, di ba? Kaya, mainam po ay magtyaga lamang po kayo sa gumagamit ng kanan. Dito nga po sa ating mga pampaswerte, wala naman po itong balik. At ito po, eh, ang ending nito ay kaligayahan ng buong pamilya. Kasaganahan, tagumpay. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, lumarga po kayo mga bossing. Subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.